Magandang araw sa lahat. Para sa talakayan natin ngayon ay bibigyan natin ng focus kung paano ang pagsulat ng reflektibong sanaysay. Bigyan muna natin ng pagpapakahulugan yung pinakamalawak na terminolohiya sa paksang ito. Ito ay ang sanaysay. Ano nga ba yung sanaysay? Sinasabing ang sanaysay ay anyo ng pagsasalaysay na mas maikli kumpara sa ibang anyo, gaya ng maikling kwento at nobela. Mga anyo to ng pagsasalaysay. Ngunit pag binigyan natin ng paglalarawan talaga yung sanaysay, maikli lamang siya kumpara sa maikling kwento at nobela. Also, likas na katangiang itinatampok ng sanaysay ay ang tahas na paglalaman ng pananaw, pagsusuri at opinyon ng manunulat sa isang pangyayari o isyo na nakapukaw ng kanyang interes o damdamin. Ayon to sa naging pag-aaral ni Bela Garcia at Valmonte, 1977. Nangangahulugan pala na hindi lang basta-bastang pagsasalaysay yung ginagawa sa isang sanaysay. Pagkos naglalaman ito ng mga mahalagang ideya, pananaw, mga opinyon, mga pagsusuri ng isang manunulat, lalong-lalo na sa mga napapanahong isyo sa lipunan ngayon. Na may masasabi tayong karaniwan o mga natatanging paksa ngayon ng isang sanaysay. At ibibigay ko yung mga uri ng sanaysay ayon sa nilalaman nito o ayon sa kung ano ang daloy ng ideya sa loob ng nasabing sanaysay. Okay? So may mga sanaysay na nasa yung forma is editorial, may mga nagpapaalala na sanaysay, mga nagsasalaysay lamang, and then naglalarawan, may socio-political na sanaysay, may mga sanaysay na mapagdili-dili o reflektibo na siyang bibigyang linaw natin sa talakayan natin ngayon. Yung didaktiko o nangangaral, mapag-isip o di-practical na sanaysay, then critical or mapanuri, makasyentipiko na sanaysay, sanaysay na pangkalikasan, and may sanaysay na bumabalangkas sa isang katauhan. Ito lamang yung 12 na natatanging uri ng sanaysay. Ayon na rin sa kung ano ang siyang daloy ng ideya sa loob ng nasabing sanaysay or yung nilalaman mismo ng nasabing sanaysay. Pero kung tutuusin, kung atin itong bibigyan ng pangkalahatan na pagtanaw kung ano nga ba yung uri ng sanaysay, may 2 lamang na uri talaga ng sanaysay. Ito'y formal na kung saan nagbibigay ng patalasta sa isang paraang maayos at mariin at bunga ng isang maingat na pagtitimbang-timbang ng mga pangyayari at mga kaisipan. And then tinatawag ding impersonal o siyentipiko sapagkat ito'y binabasa upang makakuha ng impormasyon. So yan yung unang uri o pinakapangkalahatang uri ng sanaysay, yung formal. Binabasa siya sa in a way na makakakuha ng impormasyon yung mga babasa. Yung ikalawa naman ay informal, yung kasalungan. Ito naman, sa uri na ito, naglalarawan ng pakahulugan ng may akda sa isang pangyayari sa buhay. Tapos, nagtatala ng kanyang pagbubulay-bulay at paglalahad ng kanyang kuro-kuro o palapalagay. More on, nakapaloob dito yung mga pananaw, opinyon ng may akda. And then, dinatawag din siyang pamilyar or personal dahil ito'y nagbibigay diin sa isang estilong nagpapamalas ng katauhan ng may akda. Unlike sa formal na may sanaysay siya na nakaangkla sa mga patutuo or mga patunay ebidensya ng isinasaad sa sanaysay. Now, ipasok natin ngayon yung
terminolohiyang reflektibo sa sanaysay. At isa na rin yon sa mga natatanging uri ng sanaysay. Ano nga ba yung reflektibong sanaysay? Reflektibong sanaysay is anyo ng sulating pasalaysay na hindi lamang nakatuon sa husay ng paggamit ng estilo sa pagsulat, pagkos ay sa pagsusuri ng salaysay na inilatag ng manunulat para sa mambabasa. Nakatuon, hindi lamang kumbaga nakatuon sa paggamit ng estilo kung paano mo isulat ng maganda at nakakaakit na sa mga mambabasa. Bagkos, dapat din na andoon yung pagsusuri. Okay, nandoon yung pagsusuri ng isang mambabasa sa isinulat ng manunulat. At ayon rin kina Bello Garcia Valmonte, yung reflektibong sanaysay ay pumapaksa sa mga pangkaraniwang isyu, pangyayari o karanasan na hindi nangangailangan pa ng mahabang pag-aaral. May kalayaan ang pagtalakay sa mga puntong nilalaman nito na karaniwan ay mula sa karanasan ng manunulat o pangyayaring kaniyang nasaksihan. Okay, so ito'y kumbaga masabi natin more on sa karanasan ng manunulat. Iniaangkla niya sa napapanahong issue. It's either mga naging karanasan din niya, mga pangyayari sa lipunan niya yun. And liban sa pagpapakahulugan ni na Bello, ayon din kina Arrogante, Gloria Honor Baliena, 2010, kaiba sa pagsulat ng talambuhay, yung reflektibong sanaysay daw, na tumatalakay sa buhay ng isang tao. Yung pagsulat ng reflektibong sanaysay kasi ay naglalayong bigyang katwiran, ipaliwanag o suriin ang particular na sanaysay at palutangin ang halaga nito o ang maidudulot nito. Depende sa layo ng manunulat sa buhay ng tao at sa lipunan. Nangangahulugan na halimbawa may binasa ka na isang sanaysay or na isang teksto. Tapos sa reflektibong sanaysay, dito natin mapapasok ba na ano nga ba yung kabuluhan ng binasang teksto mo na iyon? Ano yung mga karanasan mo na maiugnay mo sa nabasang teksto na iyon? That's reflektibong sanaysay. Ayon na rin sa pagpapakahulugan ni na Arrogante. Now, bigyang tukoy natin ngayon kung ano yung mga bahagi ng reflektibong sanaysay. Basic na mga bahagi ng reflektibong sanaysay. Andyan yung panimula na kung saan sa panimula sinisimulan yung pagpapakilala or pagpapaliwanag ng paksa or gawain. Introduction, kumbaga. Maaaring ipahayag ng tuwiran o di tuwiran ang pangunahing paksa. Ang mahalaga ay mabigyang panimula ang mahalagang bahagi ng buhay na pupukaw sa interes ng mambabasa. Again, maaaring sa pagsulat ninyo ng reflektibong sanaysay, hindi ninyo agad-agad na ipapakilala or babanggitin yung paksa mo sa reflektibong sanaysay mo. Maaring simulan mo ito sa isang mapanghamong tanong or di kaya simulan mo ito sa pagbibigay ng kasabihan, saka mo na lamang papalawakin yung iyong naging reflektibo sa it's either mga issue sa lipunan or di kaya yung nabasa mong teksto sa katawan na bahagi. Okay? So, panimula. Kasunod naman is yung katawan. Katulad ng maikling kwento, sa bahagi ito ay binibigyang halaga ang maigting na damdamin sa pangyayari. Dito, naglalaman ito ng malaking bahagi ng sanaysay. Obviously, since dito nakadetalyado yung mga dapat mong sabihin, mga dapat na ibigay mo na ideya at refleksyon. Okay? So, yung mga obserbasyon mo, yung realisasyon mo, at mga natutuhan, ipinaliliwanag din dito kung ano
ang mga bagay na nais ng mga manunulat na baguhin sa karanasan, kapaligiran, or di kaya sistema. And lastly, yung conclusion. Sa conclusion naman, dapat makapag-iwan ng kakintalan. Gaya ng ibang anyo ng pagsasalaysay ng maikling kwento, ng nobela, sa reflektibong sanaysay din, kailangan din na mag-iwan ng kakintalan sa mambabasa. Kasi sinabi ninyong kakintalan, tumutukoy ito sa ideya ng nabasang akda. Ano yung ideya na naiwan sa kanila ba? Ideya na maisatatak at maisapuso talaga nila kapag ka maririnig nila yung mababasa or maibabahagi nila yung sanaysay na iyon, lalong-lalo na ng reflektibong sanaysay. Dito, sa bahaging ito, mailalabas ng manunulat ang punto at kahalagahan ng isinasalaysay niyang pangyayari o isyo at mga pananaw niya rito. Dito rin niya masasabi kung ano ang ambag ng kanyang naisulat sa pagpapabuti ng katauhan at kaalaman para sa lahat. Okay, again, you just need to ilagay ninyo kumbaga yung ideya na talagang makakapag-spark sa puso't isip ng isang mambabasa. Okay, and dumako tayo ngayon sa ano yung mga dapat isaalang-alang kapag ka magsusulat ng reflektibong salaysay. Ano yung mga dapat tandaan kapag ka ikaw ay susulat ng reflektibong salaysay? Una, magkaroon ng isang tiyak na paksa o thesis na iikutan ng nilalaman ng salaysay. Tiyak na paksa, dapat mag-isip ka ng isang tiyak, spesipikong paksa para sa iyong salaysay. Kasunod, isulat ito gamit ang unang panauhan ng panghalip. Pag sinabi ninyong unang panauhan ng panghalip, ito yung point of view mo bilang manunulat. Okay, tanggap na yung paggamit ng ako sa pagsulat ng reflektibong sanaysay. Yung unang panauhan, first person point of view, ibig sabihin, ikaw bilang manunulat. Dapat unang panauhan ang siyang gamit mo. And then, tandaan na bagamat nakabatay sa personal na karanasan, ang nalalaman ng reflektibong sanaysay, mahalaga na lagyan ninyo ito ng mga patunay o patutuo, mga ebidensya galing sa nasa liksik at iba pa. Okay? And then, kasunod, gumagamit ng mga formal na salita sa pagsulat nito. Ito'y akademikong sulatin, kaya dapat maging formal kayo sa paggamit ninyo ng bukabularyo. Sunod, gumamit ng tekstong naglalahad sa pagsulat nito. Yung say tekstong naglalahad, nag-state. Okay? Nag-state, hindi argumentatibo at iba pa na teksto. But tekstong naglalahad lamang. And pang-anim, sundin ang tamang istruktura ng sulatin. Ano nga ba yung tamang istruktura ng sulatin? Tandaan lamang kung ano yung mga bahagi ng isang reflektibong sanaysay. Andiyan yung panimula, katawan, and wakas or yung conclusion. And pang-pito, gawing logical at organisado ang pagkakasulat ng iyong mga talata. When you say logical at organisado, magkasunod-sunod at masasabi nating may tamang daloy ng ideya sa loob ng sanaysay. Hindi na mababasa kumbaga na sanga-sanga yung ideya bagkos konektado sa isa't isa, logical at organisado dapat. Okay? So yan yung mga dapat isaalang-alang ninyo kapag magsusulat ng isang reflektibong sanaysay. Ito ay halimbawa lamang ng isang reflektibong sanaysay. Yung pamagat ay finish line.
Hayaan ninyo ako na basahin ito at tingnan ninyo kung paano niya inilahad ang kaniyang sanaysay sa malikhaing paraan. Okay? Kasi may formal, may informal na bahagi. Ito parang hinaluan niya ng kakaibang elemento din. So, finish line. April 25, 2005, nang makapagtapos ako ng kolehiyo. BSE, nakapagdalubhasa sa Pilipino. May teacher na sina Aling Oring at Mang Primo. Tandang-tanda ko pa ang butas ng karayom na aking pinasok sa pag-aaral. Labis man, sinuong ko ang bagyong Signal 4. Kung hihilahin pabalik ang nakaraan, ako'y karaniwang mag-aaral lamang noon na nagsikap makapasa sa entrance exam sa RTU. Hindi kasi ako nakapasa sa IRES. Isa rin ako sa kasamaang palad na hindi umabot sa quota course ng PUP. Banta ko sa universidad na iyon, babalik ako ngunit wala akong duduruging anuman. May himig yata iyon ng pagka GMA Talababad. Nakapasa ako, namuhay nga ako ng 4 na taon sa RTU. Nakipaghabulan ako sa mga professor para sa ulat at grado. Naghabol din ako sa pasahan ng mga proyekto. Marami akong hinabol. Hinabol ko ang pagbubukas at pagsasara ng cashier at registrar. Maikli pa naman ang pila noon. Humahabol ako sa mga kasamang kadete sa ROTC tuwing mahuhuli sa formation. Hinabol ko ang aking kamag-aral. Lahat sila ay aking hinabol at ako'y nakipaghabulan. Pati gwardiya ay hinabol na rin ako. Nakalimutan ko kasi noon ang aking ID. Sa dami nga niyon, hindi ako napagod sa paghabol upang marating ang finish line. Hindi sa pagmamalaki ay nakamit o nakapagkamit ako ng karangalan ang diploma ko. Binalikan ko rin ang PUP para sa aking programang master at doktorado. Doon ay nakapagkapantas at nakipaghabulan pa sa isa pang laban. Isang hapong iyon nang ikwento ko sa aking mga mag-aaral na nagpapakadalubhasa rin sa Filipino ang aking paghahabol. Sir, kaya pala lagi kang pawisan sa harap ng klase. Biro pa ng mga mambobolang Filipino major. Parati tayong may hinahabol. Iyon ay dahil sa may gusto tayong makamit. May mahalagang matapos o ang mahalaga matapos ang paghahabol na iyon. Alam mo kung kailan at saan ka babalik. Ako ay inyong guro pero babalik at babalik ako sa pagiging mag-aaral ko. May mga pagkakataon ako ang inyong mag-aaral, natututo ako sa mga pinagdadaanan ninyo. Nakikita ko ang aking sarili, dagdag hirit ko sa kanila. Okay, okay klase, inabot na tayo or inabot na natin ang finish line. Magkikita tayo bukas. So, masasabi natin na yung ginawang sanaysay na ito ay may halong pagkukwento. And doon, mapapansin mo na reflektibong sanaysay talaga siya mula sa kaniyang naging karanasan sa buhay o mula sa naging karanasan ng sumulat nito. And naway, sa pagsulat ninyo ng inyong reflektibong sanaysay, may saalang-alang ninyo yung naging talakayan natin ngayon. Eh, magkita-kita tayo sa susunod na talakayan.